mamaya hindi nyo pa ito alam. Ito po ang itsura ng 100,000 pesos. Mahigit 200 milyong piso ang natangay ng toy collector YouTuber na si Yexel Sebastian. Tadtad ng reklamo si Yexel ng iba't ibang tao, karamihan ang mga OFW. Nag-viral ang post ni Priscilla LaFontaine sa Facebook, inihayag ng nag-invest na tinataguan na lahat ng investors ni Yexel at ang girlfriend nito na si Mikey. 2 buwan na raw walang paramdam ang mag-partner matapos matangay ang milyong pisong na-invest nila kay Yexel. May mga nagsasabi na ang binubuong barko ni Yexel sa kanyang museum na barko ni Lupi ay ang sinasabing investment scam ng mga investors. Sa viral post na ito, Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo. Meron din sa Pinas mga naglabas ng pera, sana po kausapin nyo kami. 2 months na pong delayed ang aming kita sa ininvest namin sa inyo. Kayo ang kausap namin, sana makipag-usap kayo ng maayos sa amin. Binlock ako ni Yexel. Inunfriend ako ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganun? Maayos kami naglabas ng pera. Sana maayos din kayong makipag-usap sa amin, nai-stress na kami. Hashtag Raffy Tulfo in action. Sigaw ng mga investors, tulungan raw sila ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa na Raffy Tulfo in action sa YouTube upang makasuhan si Yexel Sebastian. Tadtad ng comment na hashtag Raffy Tulfo in action na sinang ayuna naman ng mga netizens dahil si Senator Raffy Tulfo lang raw ang makakatulong sa kanila. Sa ngayon nagtipon-tipon na ang representatives ng bawat pamilya upang makasuhan si Yexel sa investment scam na binabato sa kanya ng mga OFW at ibang investors sa Pilipinas. Sa ngayon walang pahayag si Yexel hinggil sa isyu niyang ito. May stress ka, kami 2 million yung invest namin, hindi siya biro. Kaya ako hindi ko na lang din siya iniisip masyado, pero syempre, yung 2 million na yun napakalaking bagay nun sa amin. Dahil hindi naman kami talagang milyonaryo na ano, para hindi namin habulin yun. Pero syempre kailangan namin yun, lalo na yung mga naawa kami sa mga kasama namin na OFW na inutang lang daw nila yung pera na yun. Tapos may mga iba na buntis, nai-stress talaga sila sa nangyayari dahil kahit anong contact namin sa kanila, dami accounts yung pinapa-kuyusap na nila sa amin. So anong namin, assurance namin na mababalik yung pera namin. Gusto na lang namin magkunin lahat yung pera namin. Kaso walang ganun. Meron mga ibang binibigay sa amin na option, pero hindi siya tama eh. Hindi siya para tanggapin pa namin yung ganung option nila. Parang anong lumalabas pera namin yun, pero kami yung nahihirapan. Pero hindi kami mababaliktad kasi totoo yung sinasabi namin. Ba't kami mababaliktad? Wala kami sinasabi dito kasi nung alingan lahat yun, katotohanan lang ha guys. Ganito yan, huwag na lang kayong basta-basta magtitiwala sa kahit anong investment, hindi man sa kanilang dalawang mag-asawa. Kahit kanino talaga guys, huwag na. 200M kami, hindi ko alam kung sino pa yung mga iba dahil yung iba wala pa sa group. Hindi 200M, 200 million yung na-invest sa lahat. Yeah, 200 million. Hindi. 200 million na. Oo. 200 kasi million kami nag-invest. May nagsasabi, 200 million kayo. Hindi po. Oo, hindi kami 200 million na katao, 200 million na pera. Guys, na-invest namin. I don't know sa mga iba na kung bang nabalik na yung capital nila. Kami kasi nakapag-payout kami 7 times lang. Hanggang ngayon, 2 months na wala pa. End na ng contract namin this December 19. Pero hindi namin alam kung kailan namin makukuha ba namin siya or ano. So, yun lang guys. Ayun lang guys. Gusto lang namin sabihin sa inyo na mag-iingat kayo sa mga tao. Kahit artista pa yan, mga ganyan. Huwag tayong magtitiwala. Mahirap guys. Alam nyo ba, kaya naman din kami nagtiwala dyan kay Yexel. Kasi, guys, sikat yan. Sinabi nila yan sa amin na hindi sila magpapasira kahit sa kaninong, sinong, kahit kaninong ano. Dahil nga sikat sila. Naniwala naman kami kasi kilala sila eh. Iniisip namin na kapag nangyari man na may scam man siya or ano, kung ano man
mangyari. Siya yung mananagot, guys. Ayun naman yung pinangako niya. Ayun naman din talaga yung pinangako niya sa amin na siya yung mananagot sa kahit anong mangyari kung maisgam man siya or what. Pero ngayon, hindi namin siya makausap. Hindi naman siya yung nakikipag-usap sa amin. Hindi talaga siya nakikipag-usap. Kung nakikipag-usap siya, isang beses na lang kami kinausap. Ngayon nga, hindi na siya nag-ano eh. Kakanina, nag-post, nag-share post ako nung post mo ata yun, madam, yung shinare ko. Ngayon, hindi na. Nakapagin ako kay EXL, ay kay Mikey. Yung post ko, nanawagan lang ako kay Mikey na kausapin. Oh, yeah. Pero huwag ka nang magsalita ng mga confidential. Kasi baka may mga ano dyan, ispal. Hindi, okay lang yun. Dahil di man mawawala. Dahil yun ngayon, nag-live ka kasi kaya meron talagang meron manonood. Okay lang ayun naman gusto na mag-live. Ayun yung gusto panuorin nila. Panuorin na lang nila yung ano, yung kay hey, Rappi Tulpo. Gusto lang namin kayo i-aware. Huwag na kayong galit. Yeah, kasi na-invest. Oh, really? Casino jacket. Oo, okay yung payout last year. Ngayon, okay. Hindi na. Okay yung payout. 7 months nga kami. Actually, hindi yung 7 months. 5 months lang yung okay sa amin. Then yung 2 months doon, delay na yun. Totoo talaga ito, guys. Hindi kami, hindi namin pag-aaksayan ng oras. Guys, hindi kami nagbibiro. Kung pwede lang ilabas yung mga ebidensya dito, bawal kasi. Dahil, hindi pwedeng basta-basta. Mumili na lang kayo ng ano, picture. Gusto nyo ba bumili? Ayan o. Shoutout natin si Madam Amal Losaroso. Sis! Kung gusto nyo, ano, mag, ano pa kayo ng hindi yan, ano yun, hindi nagre-request si Mami. Isa din to sa amin, kasali to. Miss Amal, baka ayun, gusto mong sumali sa live. I-stop ka muna, ano ah, miss. Okay? Hindi ko siya kilala, guys. Na nakilala ko lang dito sa amin. Wait lang ah. Hindi kami magkakilala, actually. I-remove kita. Miss Amal, gusto mo ba huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood.